mukhang kalaboso ang ipinagkayabang ni BBM na safe at ligtas daw ang Pilipinas under Marcos administration. Lalo pat dinepensahan ni Bersamin at kinontra ang pahayag ng dating Pangulong Duterte na dumarami na ulit ang krimen ngayong Marcos administration. Pero hindi makakapagsinungaling ang mga taong may naranasan na dahil ang isang Ilocano na kababayan ni BBM ay kinontra ang mga pahayag ni BBM na safe at ligtas ang Pilipinas under Marcos administration. At dahil dito ay gumawa ng open letter ang mga mamamayan ng San Nicolas, Ilocos Norte. Sa isang open letter, hiniling ng mga mamamayan ng San Nicolas, Ilocos Norte kay Pangulong BBM ang agarang aksyon laban sa mga kamakailang insidente ng karahasan sa kanilang lugar. Matapos masawi ang ilang barangay official at residente sa mga kahinahinalang pangyayari, nanawagan sila ng mas pinaigting na seguridad at katarungan upang manumbalik ang kapayapaan sa komunidad. Narito ang open letter mula sa kababayan ni BBM. Sabay-sabay nating basahin. An open letter to His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dear Mr. President, greetings of peace and unity. I write to you as a concerned citizen of San Nicolas, Ilocos Norte, a place that is not only your home province, but also one that carries the hopes and aspirations of its residents, especially during these challenging times. Ilocos Norte is the proud home province of your esteemed family. This region is closely tied to you, with prominent members of your family serving in various capacities. Senator Amy Marcos, your sister. Governor Matthew Marcos Manotok, your nephew. First District Representative Sandra Marcos, your son. And Second District Representative Angela Marcos Barba, your cousin. With such close familial ties, our province and its people feel a special connection to your leadership, placing great hope and trust in your commitment to safeguarding our region's welfare. However, despite our faith in your governance, the recent tragic events in San Nicolas have left our community in shock and fear. Within a short span, 2 punong barangays, one from Barangay 5 and one from Barangay 6, who also held the esteemed position of Liga ng mga Barangay President, and one from Barangay 6 who also held the esteemed position of Liga ng mga Barangay President and a direct relative of Congressman Barba, have lost their lives under suspicious circumstances, together with 2 young civilians who were down. Moreover, other barangay captains in San Nicolas are reportedly receiving death threats, heightening the fear and unrest among residents and local leaders alike. These incidents are deeply unsettling and strike at the very heart of the peace and order that we aspire to maintain in Ilocos Norte. As our president, and especially as someone with such close ties to our province, we respectfully request your intervention to restore a sense of security to our community. We implore you to take immediate action to ensure the swift resolution of these cases and to address the root causes of these violent acts. We are confident that, under your leadership, Ilocos Norte can be a model of safety and order, setting an example for all provinces across the nation. We earnestly ask for your support in prioritizing the investigation of these cases and providing necessary resources to our local law enforcement to maintain peace and order. The people of San Nicolas, and indeed all of Ilocos Norte, look to you in hope that justice will be served and peace will be restored. Thank you for your attention and your continued commitment to the well-being of our province. With utmost respect, San Nicoleño. At baka isipin na naman ng mga loyalista na gawa-gawa lamang ito ng mga DDS, ay heto
Galing pa ang open letter na ito sa Bombo Radio, Lawag City, sa Ilocos Norte mismo. So meaning, legit ang open letter ay galing sa San Nicolas, Ilocos Norte. Samantala, nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Tucker patungkol sa mga banat ni Rizon Tiveros kay dating Pangulong Duterte na tila mas pinaprotektahan pa ni Ontiveros ang mga adik at kriminal kaysa mga kapulisan. Kaya't mungkahin ni Mr. Will Tucker, bakit hindi na lang daw magpulis si Rizon Ontiveros? Kasi pabida-bida naman eh. Narito ang kanyang mapangasar na komento at reaksyon, panoorin natin. Hi mga lords, naisip ko lang, since pabida-bida itong si Risa at parang alam niya talaga ang operasyon ng mga pulis at kung ano ang gagawin ng pulis, di ba? Parang alam na alam niya eh. Alam mo, Risa, suggestion ko, ikaw na lang kaya mag-lead sa kada operasyon ng mga pulis. Lalo na kung may dadakpin silang mga adik, di ba? Lalo na kung may dadakpin silang mga kriminal. Exciting yan, Risa. Di ba? Pabida ka. Oh, ikaw na mag-lead ng operasyon. At para mas thrill at mas drama, kasi di ba gusto mo ng drama, dapat ikaw palagi yung nasa harap pag dadakpin na ang mga adik or magka-inkwentrohan man, no? Na sa police between mga kriminal, dapat ikaw ang una. Tignan ko lang kung hindi maghiwalay ang bungo mo. Tignan ko lang kung sasantuhin ka ng mga kriminal at mga adik. Tignan ko lang. Sabagay, love mo sila eh, no? Paano kaya si Risa pag may operasyon at siya ang pulis? Diba? Nagigets nyo ba? Paano kayang set up nun? Siguro, ang gagawin ni Risa pag siya ang pulis, steady lang siya. Dapat, ang hindi man laban, dapat ang mga pulis. Oh, binaliktad ko na, Risa. Binaliktad ko na, happy ka? So, dapat ang hindi man laban dito ang mga pulis. Tapos dapat ang unang bubunot at magpapaputok, kriminal. Oh, di ba? Ganon, di ba? Ganon gusto mo, di ba? Alam niyo mga lords, ang problema kasi ni Risa, wala siyang alam. Di ba? Yan nga yung sabi ni Tatay Digong eh. Sabi ni Tatay Digong, di ba? Wala ka kasing pagkakataon na solusyunan ang problema ng bayan. Lalo na sa mga ganyang issues, ha? Lalo na sa mga operasyon at ginagawa ng mga pulis. Anong alam mo, Risa? Punta ka ng Amerika. Di ba sa Amerika, pag sinabi ng pulis, don't move, don't move. Kasi pag mag-move ka, pshu! Pero dito sa Pilipinas, may isang senador tayo na ang gusto ay bebehin ang mga adik at kriminal. Ano ang masasabi ninyo mga kasuit na mayroong isang Ilocano na nagbigay ng open letter para kay BBM na hindi pala ligtas sa kanilang lugar mismo sa baluwarte pa ni BBM na ipinagayabang pa ni BBM na ligtas daw ngayon ang Pilipinas under sa kanyang pamumuno? Eh mismong lugar nga niya, mismong baluwarte ay hindi pala ligtas at hindi safe. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.